Dumalo at nagsama-sama sa spiritual retreat ang mga Adventistang kababaihan sa buong probinsya ng Pangasinan sa pangunguna ng Northern Luzon Mission Women's Ministries Department. Doon ay sumailalim sila sa pagsasanay na makakatulong sa kanilang magkaroon ng mahalagang bahagi sa gawain ng pag-ebanghelyo. Ang balitang hatid ni Mike Daniel Subala. Mapalakas, sumusulong at mapanatiling masigla, ito ang mga panukalang nais ng mga kababaihang Pangasinense sa kanilang pagtatalaga na muling makisangkot sa pagtatapos ng gawain ng Ebanghelyo sa nangyaring Pangasinan-wide Women's Training and Spiritual Retreat na ginanap sa HIPSA 2 Garden Resort, Tundol, Anda, Pangasinan noong 30 ng Setyembre hanggang 2 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang pinakalayunin, bakit nagkaroon tayo ng Women's Ministries Retreat dito sa Tundol Beach ay upang ang mga kababaihan after sa pandemic ay magkaroon ng masayang fellowship. At saka aside sa masayang fellowship, upang ang ating mga leaders na mga kababaihan ay magkakaroon ng face-to-face training sa evangelism. Tampok sa programa ay ang training na pinangunahan ng NLM President Pastor Ismael Cabason, Executive Secretary Pastor Oliver De Vera, NLAC Nursing Professor Dr. Cherilyn Sanchez at ng area leader na si Jocelyn Barbosa. Sinasabi namang babaunin ng mga dumalo ang mga aral na napulot. Ang training na aming napakinggan at na ginawa ay natanggap namin ngayon. Magagamit namin ito sa mas mabuting paglilingkod sa ating iglesia at sa aming kapwa sa ikaluwalhati ng ating Panginoon. Mas lalong naunawaan ko ang responsibilities ng mga kababaihang kagaya ko sa loob at sa labas ng iglesia. Inaasahang magpapatuloy ang nasabing programa. Ini-expect na pagbalik nila sa kanya-kanyang mga churches ay inaasahang ang kanilang mga natutunan dito ay may apply sa kanilang patuloy na pag-ministry sa mga kapatiran sa kanilang lugar. Kaya nga't I will go with my sisters ang sigaw ng mga kababaihan sa Pangasinan sa kanilang pagtatalaga na maglingkod para sa ikasusulong ng gawain ng Ebanghelyo. Layunin ay magatid ng balitang may pag-asa. Mike Daniel Subala para sa Hope Today, NPUC News.